Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay meron lang akong i-share video ko ngayon. Ngayon ay nandito ako sa tansyahan namin ngayon dito sa kwartong, kasi may isang kwarto na pagtansyahan. Ngayon nandito ako sa area na to at habang pinatansyahan ko ito pang gym ng aking amo ay meron akong isang bagay na natuklasan sa pocket niya. At alam na natin kung ano yung pwedeng pera, pwedeng resibo, or ano, ang mga kapatid. Ito siya. Ang ganda ng pagkatubi. Ayan mga kapatid, 100 real. Itong nakuha ko na ito ay ibabalik ko kay among babae kasi hindi ko pwedeng ibalik kay among lalaki. Ito dahil alam naman natin na bawal yun. Kailangan si among babae lang ang kausap natin. Sana meron ako yung napulot na kaalaman ngayon dito sa video ko na to. Kaya lagi tayo mag-iingat mga kapatid sa mga kapwa kong mga OFW. Mag-iingat tayo lagi mga kapatid para may sa mga bagay na inilalapag ng mga amo natin. Mag-iingat tayo palagi. At alam ko naman na hindi lang ako ang nakakaranas nito. At ito ay hindi lang ngayon nangyari sa akin. Bali pangalawang beses na. Nung una ay 300 naman yung nakita ko doon sa mga drawer nung naglinis kami. At pinatanggal kasi lahat ni amo yung mga laman ng kwarto dahil magpapalit sila ng carpet. Ngayon tinanggal namin, ako ang naka-area doon. Hindi ko alam kung sinubukan lang ako, ganun. Pero hindi ko pag-iinteresan, kahit bundle siguro ang ilalapag nila dyan. Hindi ko pag-iinteresan kasi hindi ko papalit yung buhay ko dito para sa pamilya ko. At maraming salamat sa iyo daddy, sa lagi mong paalala sa akin na kung ano yung mga dapat hindi gawin. Maraming salamat sa iyo de. Kaya sa mga kapwa kong mga OFW, ingat tayo palagi mga kapatid. Maraming salamat sa inyo sa panonood niyo nito. Alam ko na meron kayong napulot. At thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye na mga kapatid. Subscribe me.